Good morning, Casey. Bukas sa posibilidad na humiling ng House Arrest si dating Senador Laila De Lima sa kabila ng pagtanggi niya kahapon sa alok ni Pangulong Bongbong Marcos na ilipat siya ng detention facility matapos ang kanyang pagkaka-hostage. Ayon sa abogado ni De Lima na si Attorney Bonita Cardon sa ANC Head Start kanina, pag-uusapan nila ngayong araw ang paghain ng motion sa korte para payagan ang dating mambabatas na ituloy ang kanyang pagkakadetine sa sariling bahay. Itinanggi ni Cardon na may natanggap silang alok mula sa Department of Justice o sa Philippine National Police na extended home furlough gaya ng nabanggit ni Senadora Aimee Marcos kahapon. Katunayan, kay Senator Aimee umano nila unang narinig ang tungkol sa alok na ito. At wala rin umanong formal na alok kay De Lima ang PNP na ilipat siya sa ibang detention facility gaya ng nabanggit ni Senador Ping Lacson. Ang sinabi lang umano ng PNP kay De Lima noong dumalaw ang US Congressional Delegation nitong Agosto ay kung hindi na siya masaya sa kanila, pwede siyang humiling na mailipat ng kustodiya pero wala namang anumang formal na napag-usapan. Ayaw din umano ng dating senador na tumanggap ng anumang pabor. Unang sinabi ni Atty. Dino De Leon, tagapagsalita ni De Lima sa ANC Rundown kanina, na maaring hindi pa napag-isipan ni De Lima ang alok na ilipat siya ng kustodiya dahil kakatapos lang ng kanyang pinagdaan ng hostage taking kahapon. Pero bukod sa House Arrest, pinag-aaralan din nila ang posibilidad ng hospital arrest para kay De Lima. May nakabinbin bail petition si De Lima sa isang drug case habang mag-aay ng panibagong bail petition sa kabilang kaso kung saan binawi na ni dating Bureau of Corrections OIC Rafael Ragos ang mga alegasyon niya laban kay De Lima. Ayon nga kay De Lima, near-death experience yung kanyang yung nangyari sa kanya kahapon. Bukod sa tinutukan siya ng ice pick o screwdriver, tinali rin ng kanyang mga kamay at paa habang nakapiring base sa kanyang sinumpaang salaysay. Ilang beses din umano siyang pinagbanta ang papatayin. Sinabi umano ng hostage taker na si Feliciano Sulayo Jr. na idadamay niya si De Lima dahil patay na rin naman na ang dalawa niyang kasamahan na nagtangkang tumakas mula sa PNP Custodial Center at malamang siya rin ay papatayin. Pero kaagad na barel yung dalawang nagtangkang tumakas, sina Idang Susukan at Arnel Cabintoy, na ayon sa PNP ay mga miyembro ng Abu Sayyaf. Maging si Sulayo ay nabaril din. Maraming tanong, Carmina, ang nagsulputan dahil sa insidente. Una na riyan, paano natunto ni Sulayo ang selda ni De Lima gayong nakakalito ang lagusan sa loob ng PNP Custodial Center? Bakit din umano nasa PNP Custodial Center ang tatlong miyembro umano ng Abu Sayyaf? At paano nakapasok anumang matulis na bagay kung mahigpit ang seguridad? Kaya hindi isinasantabi ni Atty. De Leon ang posibilidad na maaring tinarget talaga si De Lima. Pero sa panayam kanina sa sakto ni PNP Chief Rodolfo Azorin Jr., sinabi niyang maaring nalito lang si Sulayo nang tangkang tumakas kaya napunta sa selda ni De Lima. Na sa pwesto ang hepe ng PNP Custodial Center habang nagsasagawa ng investigasyon. Si De Lima naman ay nasa PNP General Hospital habang hinahanapan nila ng ibang pasilidad sa loob ng PNP Custodial Center. Para sa mga abogado ng De Lima, traumatic ang nangyari sa kanya pero hindi umano magpapatinag ang dating mababatas sa pagharap sa kanyang mga kaso. Nakatakda siyang dumalo mamaya sa isang hearing sa Muntinlupa sa isa sa mga drug cases niya kung saan inaasahang i-cross-examine ang robbery convict na si Herbert Colango hinggil sa mga paratang laban kay De Lima. Carmina? Mike, isa ba sa kinukonsidera nitong si Senator Laila De Lima kung bakit hindi na lamang kaagad siyang umoo, no, o nagbigay ng kanyang pahintulot na either ilagay siya sa house arrest or hospital arrest dahil sa gastos na maaring mangyari pa pag ito'y ginawa para sa kanya? Alam naman natin na masinop din itong si Senator Laila De Lima at nag-iingat din siya kahit dun sa mga dating pwesto, no, na kanyang hinawakan, no, na hindi magkakaroon dapat ng labis na pagkagastos sa mga hindi naman dapat kinakailangan pagkagastosan. Mike? Carmina, walang nabanggit tungkol dyan si Atty. Tacardon kanina, no? Pero ang sinabi lang niya, ayaw talaga ni dating Senador Laila De Lima na makatanggap ng anumang pabor tungkol sa kanyang or special kumbaga treatment sa kanyang pagkakadetine. At in fact, sa kabila ng more than 5 years in detention, hindi natin narinig na humingi siya ng hospital arrest gaya ng ibang mga politicians na dating na-aresto at hinihiling na sa hospital na lang sila mamalagi. Ang kanyang talagang inihain lang ay yung bail petition, ano, na nakabinbin pa sa isa sa mga korte. Kasi yun, dumaan sa proseso, hindi pabor.
Okay, meron kang mga nabanggit kanina, Mike, yung mga ibang mga tanong, no, kung paano nangyari yon, kung bakit may posibilidad that it was really a targeted that the senator was really targeted, no? Pero lahat ng mga tanong yan na yan nag-uugat din sa isang malaking katanungan. Bakit libre na natuntun nitong mga salaryen or nitong salaryen si Senator Laila de Lima? Bakit wala ni isang nakapagpigil sa kanya? Ang nakita natin explanation kanina sa panayam kay General Azurin ay at that time daw eh kainan, ano, kumbaga breakfast 'yon. So bukas yung mga lagusan at kaya nakakalabas pasok. Pero yun nga ang tatanungin natin. Parang maze kasi itong loob ng PNP Custodial Center. In fact, kung papasok ka, kailangan mo ng guide para hindi ka maligaw kung saan pupunta dahil parang may mga fork yung mga lagusan doon. So magandang itanong sa lawak nitong Custodial Center, paano niya nalaman na yun yung selda ni Senadora de Lima? At mukha kasing sa statement niya, mukhang kilala niya si, of course, kilala niya si de Lima, pero parang alam na niya beforehand na ito yung tatargetin niya. So magandang itanong, Carmina, kung maaaring maitanong kay PNP Chief Azurin, ano nga ba ang alam nila tungkol dito at kailan pa nasa PNP Custodial Center yung tatlong Abu Sayyaf members na ito? Bakit sila nandoon malapit dito sa mga high-profile detainees?